Hi guys, welcome. My name is Ronald. Isa po akong OFW dito sa Singapore. So in this video, pag-uusapan po natin yung eGov PH app. Kasi nga kailangan natin itong gawin kung gusto nyo mag-register sa e-travel. So kung bago ka sa channel ko, please consider subscribing. Marami tayong mga useful online tutorials, lalo na for travelers papuntang Philippines and Singapore and OFW na nahihirapan sa OEC. Yung isang paraan para makuha nyo to, gamit nyo is Android, pumunta sa Play Store or Google Play Store. Yung isa naman is kung gamit nyo is iPhone or iOS. Para mapakita ko sa inyo kung paano yung step by step. Okay, so yung una muna is i-type nyo nga eGov.ph app. Tapos lalabas dyan yung logo na to or icon. Tapos piliin nyo and install. Ilagay nyo lang yung security code nyo and then buksan yung app. Depende sa inyo, gusto nyo ba nang i-on yung notification or turn off. Ang preference ko, i-off ko siya kasi hindi ko naman siya parating gagamitin. Yung ginawa ko sa unang video ko, ginamit ko ang pag-register is phone number. Philippine number yung gamit ko actually. So para sa mga Pilipino na walang email address, eto sundan yung video na to. Pero guys, it's 2024 na. I think meron naman kayong email. So, gagamitin natin yung email para makapag-register dito. Ngayon, pag nilagay nyo yung email nyo, kukunin nyo yung 6-digit OTP. Kaya, I highlight always, dapat alam nyo yung email address and yung password nyo rito. At hindi nyo makalimutan, kasi kapag may notification galing sa eGov, sa email nyo mapupunta yan. So, take note. Next, gawa kayo ng PIN, 6-digit din. So, kanina OTP yun. Ito naman is yung PIN. Pwede nyo gamitin yung lock number nyo sa phone kapag ina-unlock nyo. Basta 6-digit na maaalala nyo. Pwedeng birthday or any number. Ulitin nyo lang 2 beses and then press next. Okay, so mapapansin nyo guys, yung pangalan nyo sa upper left, hindi pa kasi verified and kagagawa lang natin. So kahit anong pinditin yung icon, hindi nyo rin magagamit. It's useless. Ang objective ng video na to is ma-verify yung account nyo at magamit niyo yung e-travel sa loob. Kung meron kayong PhilSys ID, I recommend pwede niyo siyang scan. But for this video, para sa mga taong wala pang PhilSys, sundan niyo na tong step na to. Citizenship, so just choose accordingly, i-click niyo yung arrow. Sa atin, nilagay natin is Filipino. Next naman is yung first name, middle name, gitnang pangalan, and last name. Yung mga optional, usually di ko yan sinasagutan tulad ng suffix. Pero kung meron kayo, ilagay nyo. Birthday, yung kaarawan. Male or female, gender, pili kayo. Press next para naman sa address. So for example, OFW, hindi naman kayo resident sa ibang bansa, I suggest gamitin nyo yung Philippine address nyo. Kung kayo naman ay PR sa ibang bansa, use that address at piliin yung country. So kung di ka sanay sa e-travel, alam nyo naman yung tinatanong. Ito yung province, municipality, barangay, postal code, and street number. So yung dalawang optional sa baba, sasagutan ko na lang din kasi alam ko naman yung address and street namin. Pero kayo kung gusto nyong skip, pwede naman. And then after that, press next. So guys, ito yung pinakamadaling part is i-confirm nyo lang yung mga nilagay nyong information. So i-double check yung profile, personal details nyo, tama ba yung pangalan, birthday, and then yung address. Ngayon, kung gusto nyong baguhin, pindutin nyo lang yung edit details. Kung wala naman, let's proceed. Press next. Ito yung part na hindi okay sa eGov. Medyo madaming nagkaka-problem dito kasi depende kung anong gamit yung device. Okay pa ba yung front camera nyo. So, pindutin nyo lang yung button sa baba. Dapat wala tayong suot na salamin or anything. Yung instruction na to, sundan natin. Kailangan nyo tumingin sa taas, sa kanan, sa kaliwa, at sa baba. Yung normal na lingon lang. So, madali lang siyang sundan. But anyway, nung ginagawa ko to, nagkakaroon ako ng error na too many attempts na ang bagal ng eGov. Tapos, naghahang siya. So, na-stuck ako dito sa part na to, sa selfie. Anyway, ito yung ginawa ko. Nireset ko yung app, klinose ko, tapos binuksan ko ulit. Nakasave naman yung information nyo, so don't worry. Kung sinuwerte kayo, congratulations. Pero kung ayaw pa din, best thing is i-delete nyo yung app, tapos install nyo ulit. Ngayon, you just need to log in again, gamit yung email nyo nga, or yung phone number sa pag-login. Subukan nyo lang guys hanggat maging okay.
kapag sinwerte kayo, ito yung makikita nyong menu. Pipili kayo ng ID na pwedeng isubmit. Kung ano yung napili nyo, either driver's license, PhilSys, passport, NBI, dapat yun din yung gagamitin nyong picture. So, pag okay na nga, press nyo yung scan ID. Gumamit kayo ng malinaw na photo or gamitin nyo yung totoong original ID. Pwede nyo i-rotate, merong option dyan. Kapag ayaw nyo, pwede namang ulitin. Pero pag okay na, press continue. Sa signature, gamitin nyo yung box. Tapos magsulat kayo, gamit din yung daliri or any stylus. Kapag hindi nyo gusto, pwede nyo pindutin yung clear para umulit. Pero kung okay na, press nyo yung continue. Optional to guys, hindi naman required. So kapag ayaw nyo namang gawin to, pindutin nyo yung skip for now. Mapupunta naman tayo sa dashboard ulit. Yung account nyo, nandun yung pangalan nyo. And merong nakalagay na for approval. I'm not sure how long, pero hintayin nyo na lang. Magsisend ng email yung eGov kapag okay na. It's the same thing kung paano nyo natanggap yung OTP. Dun din sila magsisend kapag approve na ang account nyo. So, next step guys is kung gusto nyo malaman yung features, it will be in a separate video para di na mas mahaba. Papakita ko sa inyo kung ano yung pwede nyo gawin sa eGov. And at the same time, yung pinakamahalaga is yung e-travel. So, gagawin ko kayo ng e-travel arrival for the next video again. So, kung nahihirapan kayo or may question kayo, just comment down below guys or you can message me in Facebook, sasagutin ko kayo. Maraming salamat sa mga nanonood ng video if you're still here. Don't forget to subscribe and I will see you on my next video.